Magandang araw po sa inyo lahat. Nakakatapos ko lang mag-lunch. Dito ako sa aking new normal na na lunch room. It's been a while na dito ako nagla-lunch kasi I decided na dito na lang mag-lunch kaysa umuwi pa ako, which will take some time, no? At minsan hirap sa parking. So okay na rin naman dito. Medyo mainit pero okay lang, may aircon naman, minimum lang para hindi ganang gastos. Anyway, today is Father's Day, no? Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay, no, sa buong mundo, no, sa mga magigiting nating mga tatay at sa mga wala nang tatay, no, we pray for them and we honor them in our prayers. Nakasombrero ako kasi may naiwan akong sombrero dito. Itong sombrero ng ito symbolizes my tatay. Napakaganda ng alaala na kanyang iniwan. Wala na po pala akong tatay. He was gone some years ago. At isa sa napaka halagang alaala na kanyang iniwan sa amin eh yung time. Yung time, isang napagagandang investment na kanyang binigay sa amin, sa aming pamilya, ano, sa kanyang mga anak, kanilang mga anak. Ang tatay ko isang magsasaka. Minsan or kadalasan, wala pang araw ay nasa bukid na siya, nasa palayan na siya, at minsan sa kalagitnaan ng tulog kailangan niyang pumunta ng ano ng palayan, no? So to check sa bukid, no? Nagpapatubig, mga ganun. And despite that being ano, busy sa bukid, he always finds time na get together, no? He finds time na makasama kami, makalaro kami, na makajamming kami. Ako bilang bunso, ang dami kong mga ginito ang alaala with my tatay. Sinasama niya ako lagi sa bukid noon, nung bata pa ako. Nakasakay lang kami sa kalabaw. Isa sa napakagandang alaala din yung we travel together using our six wheels. Six wheels. Six wheels kasi wala kaming four wheels pero meron kaming six wheels. Yung six wheels, yung apat na wheels ng aming kalabaw plus yung dalawang wheels ng aming kariton. So it's six wheels. Napakagandang sandali noon yung sama-sama kami, magkakapatid, buong pamilya actually. Nakasakay kami dun sa aming six wheels, no? And then we're going to sa bukid, no? Especially I could remember nung during Sundays or weekends, no? Pag wala kaming pasok, yung mga bata pa kami, we go there together sa bukid, no? And what we do is we help together sa pag-ipon ng mga panggatong, no? And then yun, nililinis yung bukid, yung paligid sa bukid. And then ayun, kumukuha ng mga panggatong. And then what I love most pag break time namin, no, pag snack time, no, may baon kaming ano, pansit, tinapay, and most especially yung drinks namin. Wala pang gaanong soft drinks yet at that time, eh. Or meron na rin but hindi kami bumibili kasi during that time ang iniinom namin yung fresh buko juice, no? So kumukuha ng buko si tatay and yun yung iniinom namin at pinagsasalasaluhan namin. So napakasaya, napakasarap na sandali na makapiling yung buong pamilya with that kind of alaala. And another thing is yung pagsimbang gabi, no? We go together, no? Lahat kami nagsisimba
And syempre si tatay ang driver ng aming six wheels, no? So sama-sama kami, early morning, I think 3:30 in the morning, nagbibiyahe na kami kasi, you know, yung six wheels namin eh medyo low speed lang, walang turbo, pero ang importante is sama-sama kami, magkakasama kami, no? And truly hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung sandaling iyon, no? Yung kahit medyo umaalog-alog yung ano, yung sasak, yung kariton, no? You know, yung kariton eh. Yung actually yung gulong pa ng kariton namin that time is yung ano ba, yung metal na gulong. Basta malaking gulong and ayun, basta matibay 'yon. And ayun, masaya, napakasayang sandali. Isang truly a golden moment that I do cherish, that I do treasure, no? And sabi nga the greatest investment that a person could ever make is the time, you know? The time spent with his loved ones, you know? And I'm so grateful for having a parent, for having parents, you know, na they spend lots of precious moment with us, you know? And as a reflection, I'm just so thankful, no? Sa dami-dami ng mga alaala na kanyang iniwan, ay he prepared us, no? He prepared us to face the roads of our life, no? He prepared us to face the roads of our life. He did not prepare the road, no? Hindi niya hinanda yung aming dadaanan, but hinanda niya mismo kami na kahit wala na sila, did he make sure na kakayanin namin tahakin yung mga daan sa aming buhay, no? Lalo na yung mga moments na may mga bagyo, no? The moments na we have to face storms in our life, no? And I'm just so grateful that we were all prepared, kami mga kapatid, no? There were challenging times, but indeed, I'm so grateful kasi hinanda niya kami. No? Bago sila nawala, si nanay, si tatay, before they were gone, they made sure that we are all ready to stand on our own. They made sure that we are okay, na kakayanin na namin tahakin ng aming sariling landas. Yung last moment ko with my tatay was very emotional. Nagkasakit siya that time. At nag-emergency leave ako. And then medyo okay na siya nung paalis na ako uli kasi tapos na yung emergency days or emergency leave ko. So I have to go back na abroad to start working at medyo malaki na yung bills namin that time. So pero okay na, medyo okay na si tatay that time. Pero nasa hospital pa rin siya. Wala nang ano, he's about to be discharged na rin yata a few days that time. Pero before I left, before ako umalis dun sa hospital, I spent a very special moment with him. Sabi ko, hindi kami gaanong vocal in expressing our love, hindi kami gaanong vocal in especially in saying I love you to our parents, but I took that moment na i-honor siya, na ipaalam how much we love him, kaming mga mananapatid. And yun na nga, I went into the room, nagpaalam ako, sabi ko, tatay, I have to go back na sa Saudi at kailangan na may trabaho. And yun, sabi ko sa kanya, before I go, gusto kong sabihin sa'yo na on behalf of my siblings, gusto kong sabihin sa'yo na mahal na mahal ka namin. Na mahal na mahal ka namin. Medyo hirap akong sabihin yung salita na yan kasi hindi yung sanay eh. And I was just so speechless when I heard back. Kahit medyo hirap si tatay na magsalita that time,
pinili niya magsalita. And sabi niya, he loves us so much. And that was the last moment na nakausap ko si tatay, nakasama ko siya. After I left the ward dun sa room kung saan siya naka-confine, my tears were flowing, parang ilog na umaagos. And I stayed for a while dun sa chapel and I prayed, and dun ko na binuhos yung luha ko. A tears of joy, actually it was a tears of joy, na yung kaligayahan to express our love, to let them, to let our loved ones know how much we love them. No? Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko nga, sana nga, how I wish I could stay forever right by his side para maalagaan siya. But time is always limited. And at least, I was able to spend some time with him on that moment na kailangan. We just thank God for our fathers. We thank God. We thank God for being our father. We thank God for leading us in our journey. We thank God for His relentless love for us. That's all for now. I need to go back to work now. Once again, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Sa mga tatay na natin na to all of you, maraming salamat. At sa mga nanay na tumayong tatay na rin na kanilang pamilya, maraming salamat. Saludo po kami sa pagpalain pa po na walagi kayo, bigyan ng sapat na kalakasan as we continue to travel the roads of our life, as we continue to face each and every day, lalong-lalo sa panahon ngayon na mayroong pandemic, no? So talagang very challenging. Sabi nga, we will overcome this together. We will overcome these challenges together. Hanggang sa muli, maraming salamat, mag-ingat po kayo lagi, and God bless us always.